Ano kayang pakiramdam ng maging sikat? Yung tipong madaming magpapapicture sa'yo tapos sasabihin nila na idol ka nila. 5, 4, 3, 2, and action! Okay na po. Okay. Bata pa lang ako, pangarap ko na maging artista. Pangarap ko ng kumanta. Or maging sikat na singer. Yun talaga yung gusto kong i-pursue. Palagi ko nga pinapractice yung mga pwede kong i-post kapag may nagpa-picture sa akin sa salamin eh. Tsaka, palagi akong gumagawa ng mga performance ko, pinapanood ko yung sarili ko sa harap ng salamin. Minsan, umaarte ako, umiiyak ako, or minsan nga, parang nagmamaldita ako. Ginagawa ko yun sa harap ng salamin, tapos tinitingnan ko yung magiging itsura ko, ganyan. Tinitingnan ko kung ganun ba yung magiging reflection ko sa camera. Tsaka, gusto ko talaga yung kumakanta ako. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalung at the world is howling like a whirling storm inside. Maaari ba mga itong pangusapan sa dami-dami na ng ating pinagdaanan? Naalala ko pa nga isang beses na pagalitan ako ng mga magulang ko kasi hindi pa ko yung set up ng bahay or yung settings para lang, kunwari, music video ko yun. Yung parang nag-emote-emote ako, kumakanta ako. Yung parang ginagawa ng mga artista. Sa school, kapag tinatanong ako kung anong gusto ko, ako, nanginginig pa akong isagot na gusto ko maging artista, gusto ko maging professional, magaling na singer. Baby, na! Si Kyla, lagi kong naririnig na kumakanta dito yan. Pagka nga tinatanong ko kung anong ginagawa niya, sabi niya nagko-concert daw siya. Eh, minsan nga dinadamay pa ako, hinahata ko, naaya ko, videoan ko daw siya, ganyan-ganyan, na parang nasa concert. Ewan ko ba? Lagi na lang niya sinasabi na gusto niya maging artista, gusto niya maging singer, mga ganon. Totoong ginagawa ko talaga, nagko-concert talaga ako sa bahay. Kahit walang nanonood. Mag-play lang ako sa YouTube ng instrumental. Tapos, parang nagka-concert na ako. Kaya bibigyan na lang ay pagkakas sa kanila. Makuha mo pa kaya ako'y hanggang at yakap. Sumikat ako, maging artista, maging isang sikat na singer. Imposible yun kaya parang sinantabi ko na lang muna. Nag-college ako at ngayon ay second year college na ako at kinukuha ko ang course ng broadcasting. Nakakatawa ang isipin kasi ang iniisip ko since sa TV din naman lumalabas yung mga anchor, yung mga news reporter. Iniisip ko, malapit na din dun yung pangarap ko na makalabas din ako sa TV. Ganun talaga yung palaisipan ko habang kinukuha ko yung course na to. Kaya lang, sa pag-usad ng panahon, parang lumalayo na talaga sa kamay ko yung pangarap ko. Parang hinahayaan ko na lang din. Kasi naman,
Hindi naman kasi pwedeng palaging yung pangarap mo lang isipin mo. Siyempre, kailangan mo din isipin yung mga magulang mo, yung mga taong umaasa sa'yo. Kaya, kailangan mo maging practical. Bago yung pangarap mo, dapat sila muna. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko inaasahan, kahit yung mga kaibigan ko, hindi nila inaasahan yun. Pinasa ko yung mundo ng TikTok. Opo. Pinasa ko yung mundo ng TikTok at doon, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng mga videos na, should I say, nakakapagpasaya ng tao, nakakapagpatawa sa kanila. Doon ako pupunta, Bika. Kakain ako, nagugutom na ako. Tama ako, Bika. Oo, doon ako pupunta. Bibili kita ng tawas. At makabawan ng kilikili mo. Grabe. Kahit kung nagtinda ganun sa kantin, mag-ahanap ako. I will search the world. Oo, natupad yung isa sa mga pangarap ko na pwede kong sabihin na somehow naging sikat ako. May mga nakakakilala sa akin. Nakakatuwa na yung isa sa mga pangarap ko na maging sikat, natupad. Kahit hindi ko panghirapan, hindi ko i-pursue ng masyado. Katulad na sinasabi ko kanina, sa isang higlap, natupad. Pero minsan, napapaisip ako at tinatanong yung sarili ko kung hanggang dito na lang ba ako na magpapatawa ba talaga ako? Na dito ko ba talaga gustong makilala ako? Somehow, mahirap din kasi parang yung dalawang pangarap ko hindi ko mapag-usama na parang nakakalungkot kasi dito ako nakilala at hindi doon talaga sa gusto ko. Parang minsan nga din naiisip ko na itong pagkanta, hindi talaga siya para sa akin. Kasi parang hindi practical at ang hirap-hirap abutin. Hanggang sa isang araw, napaisip at napagtanto ko na baka pwedeng dito, sa platformang to, may maipasok ko yung mga totoong gusto ko. Na dito sa unexpected na nangyari na to sa buhay ko, it's a blessing. Na dito sa unexpected na nangyari sa buhay ko, ito yung naging daan. At ito yung babaybayin kong daan para sa tunay at totoong pangarap. Yung akala kong maglalayo sa akin sa tunay na gusto ko is naging daan pa para sa posibleng katuparan ng pangarap. Iba-iba tayo ng daan eh. Sobrang masurpresa ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang dito na lang ba tayo o may mga nagtatago pang surpresa na nakaabang para sa atin. Natutunan kong patuloy lang kahit ano pang hinahain sa atin ng buhay. Natutunan kong lumaban lang, kumapit lang. Kasi naniniwala ako na ang para sa atin, mapupunta sa atin. Kahit anong mangyari. Ang para sa atin, mapupunta sa atin kahit hindi natin habulin. Dahil yun, ang para sa atin. Dahil yun, ang nakatadhana sa atin. Ako si Kyla May Arte Leon, second year broadcasting, at ito ang daan ko. Kayo, saan ang daan?